nagsimula ako nung ano, mga 15 years old ako, tinuturuan ako ng tatay ko na magsaka. Tapos nung medyo malaki na ako, alam ko na yung ginagawa namin, okay na sa akin. Nung medyo maluwang-luwang na, ako na din ang mamanage. Tapos nakabili na kami ng mga makinarya gamit namin. Kaya medyo umaat kami ng konti sa kabuhayan. Nung una, manual talaga. Ang ginagawa namin, kalabaw, inaararo. Madaling araw, gising ka na, mag-araro ka na ng sakahan. Pipreparas mo muna yung mga sakahan nyo. Hindi tulad ngayon, high-tech na ngayon, gamit ka na ng mga makinarya. Nag-umpisa kami sa ano lang, sa water pump, nakuha, ano, kubota, maliit lang. O nung medyo kumikita yung sakahan, lumalaki yung kita, o, bumili din na kami ng mga ganyan, traktora, tapos harvester. O ngayon na. Kasi yung kubota talaga, noon pa, subok na nila yung kubota, saka yung makina namin biniling una, kubota na, matibay talaga. Marami din sa amin nag-hikayat na bumili ng ibang brand. Kaso kubota talaga yung maganda na brand na makinarya. Mayroon kaming traktora, water pump, harvester. Puro kubota lahat kasi matibay, subok na talaga yung kubota. Yung ibang traktora, kinumpara ko, mabilis yung traktora at kubota. Nakaikot na ng dalawang beses yung kubota, yung isang traktora na ibang brand, isang beses pa lang. Dahil sa paggamit ng makinarya, nagkaroon kami ng extra income. Saka nagpapatalim din kami ng mais, saka buy and sell ng mais. O nagpaparinta ng mga traktora din. Kaya medyo umangat din ng kabuhayan ng konti. Maraming epekto din ang, ano, ang paggamit ng makinaryang kubota sa amin. Siyempre, maraming kita din dahil pagpaparinta mo ng makina, saka may nabili din ng mga lupa, ganun, sakyan, dahil din sa mga makinaryang kubota. Noon, nung wala pa kaming makinang ano, itong kubota, nung unang-una, wala kang maano talaga. Matagal ang production ng pag-amon ng palay. Biruin mo, adaanan mo pa sa kalabaw. Matagal mong gagawin, isang linggo. Hindi tulad ngayon, puro makina na lang. Madali lang ang magtanim ngayon. Noon, tinataniman lang namin. Tama na yung 2 hektarya. Ngayon, tinaniman ko ngayon, 20 hektarya. Kasi may makina, madali. Saka may tauhan din ako na kasama ko. Ang may papayo ko sa kapwa ko mga farmers o negosyante na bibili ng mga makinarya, ang bili na nilang brand, kubota. Kasi subok na talagang matibay noon pa yan na matibay yung kubota. Talagang yun na talaga binibili ng mga tao. Saka mabilis, matibay yung mga gamit, saka hindi madaling masira.